Okay, konnichiwa. Konnichiwa. So we'll start our lesson number 13. We are going to discuss Japanese nouns, and not for the purpose of discussing the nouns, but for the purpose of how do we know when or where to put the nouns in a sentence structure. So structural sentences, grammar, purpose. So particularly, noun is a study for which we can increase our vocabulary. Therefore, we will now revert back to Tagalog in order for easier translation of alphabet from Tagalog to Japanese alphabet. Okay, so, let's start with review. So the past lesson, pinag-aralan po natin yung TOC or adjective and doshi or verb. Ngayon naman, pag-aralan po natin yung meishi. Meishi. Oh, ito po yung meishi o noun. Noun po yan. So, review. What do we say in Japanese? Review. Fuku. Shu. Fuku shu. This is a review. Fuku shu. Okay. So, number one. So, sabayan niyo pang pagsulat para practice natin yung writing.
Pag-isipan niyo po kung ano yung base dyan at kung ano yung meaning. Okay, so ito po ay review natin. Okay, number one, so malinaw naman ito kasulat. So noun, okay, may sheet. Ito po yung sulat ng kanji na noun, may sheet. So yan yung hiragana niya, may sheet. English niya, noun. So, fukushu, yan ang Japanese word for review. So, ichibang. Okay, reading. First, slow. Mabagal natin, sabayan nyo. Then, mabilis. Normal na bilis. Okay, normal na bilis. Then, slow. So, okay. Ilabas nyo po yung inyong mga hiragana, alphabet, okay. Okay, we know this kanji, we know this kanji, we know this kanji. So, ito pong mga kanji na to, ito ay usually, ito mga to, nakalagay mga particles. Ito ba yung mga particles na pinag-aralan natin? No, ni, ga. Yung mga particles na yan. Yung mga particles na yan, nagsasabi, karaniwan ang mga kanji sa unahan nila.
Yung mga nakalagay sa unahan nila is noun. Noun po yan. Mishi. Pero ito, ano yung nasa unahan niya? Ito. So ito, noun. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin. Nababasa natin dahil hiragana siya. Pero sigurado tayo, noun yan. O ano, ito. Particle. So ito po yung mga particle. Ha? No, ni, ga, o, to, o. So ito, to, particle, meron dito, nababasa natin to. So ito, nababasa natin, o. So yan po yung mga noun. So dun sa dulo ng sentence, sa dulo ng sentence, yun po yung verb. Yun yung verb. So yung sentence construction po natin, yung mga nakaraan na pinag-aralan natin, mayroon tayong construction na ganito. Subject, then wa, ganyan, no? Halimbawa, meron tayong noun, then ga, halimbawa, for example, ga, then meron naman tayo dito ang verb. So ganyan po yung construction. Subject, then noun. No. Yung subject, usually noun din yan. So noun. So napakarami ng participation ng noun. So yung ating vocabulary, it is a must na paramihin natin yung vocabulary. Maraming kanji na noun, tapos kunti lang yung, mas kunti ang verb na ano, mas marami yung noun. So mas marami tayong dapat pag-aralan na noun for our English vocabulary. Take note. Tapos na po tayo. Tapos na po kayo sa level 5 na Japanese proficiency. Skill, kailangan nyo na lang mag-exam para kayo ay magkaroon ng certification. Pero kung bilang ng kanji, more than 100 na yung inyong nalalaman. So sapat na yon sa level 5. At dapat meron kayong 800 na vocabulary. So yun na lang ang kailangan nyong marating. Dapat ganun, yung tamang number vocabulary para merong chance. Hindi po yun na nakapix, yun po ay para estimate para yung mga mag-exam ay merong chance na makapasa. Okay? So tulad nyan, noun. Okay? So ito naman, o naman yung ginamit. So o, saka to, saka o. So meron naman tayong verb sa dulo. So verb po yan. O, alam natin yung verb na yan. So meron tayong mga noun dito. Okay? So sabayan po natin. Slow. Yama. No. Ue ni hatake ga arimasu. Eh? Yama no ue ni hatake ga arimasu. Eh? So, mountain. Sa itaas. Okay? Meaning, this one, itaas ng mountain. Sa itaas ng bundok. Anong meron? Ito yung place, di ba? Placeholder. Ito yung place, itaas ng bundok. Anong meron? Meron. Ito yung verb, meron. Anong meron? Hatake. So, cultivated field. Merong cultivated field for planting something. Okay? So, merong kinultivate na land. Okay? So, yan pa yung sabihin. Yama no oe ni hatake ga arimasu. Okay? Normal pace. Yama no oe ni hatake ga arimasu. Nibang me. Particle. O. To. O. 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 Kutsu. O. Kutsu. O. Ginagamit natin ang O for direct object. Nagamit natin ang ga for indirect object. So, O. So,
So, itong direct object, direktang may kinalaman sa verb, di ba? So, ito, isoko, ichi, ichisoko, ichisoko, isoko, yun po ang base dyan, ha? Isoko, ni, ichi, ni, nisoko, sansuko, yongsuko, soko. Soko po yung base natin. Ito ay, ang ibig sabihin ng suko is leg, di ba? Leg o pair. Pwede rin po kasing ibig sabihin ng suko, pair. Yan po ang ginagamit ng Japanese na for counting. Ilang pares? Pares po ang ibig sabihin ng suko. Pares. Pair. Pwede rin leg. Okay? Kaya sa pagkataong ito, pair ang ibig niya sabihin kasi kutsu o isuko. Okay? Kutsu shita. Kutsu shita. So, kutsu shita o yung suko. So, what do you mean? Ano yung verb? Kaimasta. So, meaning to say, past tense kasi may shita. Past tense. Kung present tense yan, kaimas. Okay? So, yesterday, alam natin yung mga verb. Merong kao, kaimas, kaimasta. So, yun po yung mga verb na pag-alala natin kapon. Itong kao is isa sa mga verb na pag-alala natin kapon. So, kao. So, kaimasta. So, yan po ang isa. So, lalagyan natin ng kaimas. Kao, kaimas, kaimasta. So, yan yung simpleng pag-aaral natin kahapon ng dictionary form, normal form, and past tense. So, marami pa po tayong pag-aaralan tungkol sa verb. Pero, ngayon, meron na tayong past tense. Ibig sabihin, bumili. Tapos na yung pagbili. Bumili. Okay? Bumili ng ano? Ito po yung nangangailangan ng direct object. Ano yung binili? Kutsu. Ang kutsu po is shoes. Kutsu is shoes. So, ang kutsu shita, yung nasa ilalim ng shoes, kutsu, shoes. Kutsu shita, nasa ilalim ng shoes. Shoes, sa ilalim ng shoes. Yan po ay medyas. Okay? Medyas. So, kung mapansin natin, kutsu o yung isuko, kutsu shita o yung suko. Ibig sabihin, bumili tayo ng isang pares ng sapatos, pares, isang pares ng sapatos at apat na pares na medyas. Okay? So, mabagal. Kutsu o isuko. So, isuko. Ichi suko. So, mayroong chisaitsu. Okay? So, pansinin nyo doon, sa part na yon, pansinin nyo doon, so, yung isuko, yan actually is ichi. Ichi suko. Ichi suko. Kaya lang, dahil ito ay may chi, ang ginagawa po niyan, nagiging tsu. Chisai tsu. Ang chisai is maliit. Maliit na tsu. Chisai tsu. Chisai tsu. Maliit na tsu. Pagka maliit na tsu, ano yung nangyayari? Ano yung nangyayari? Yung tinuro natin? Ito. Suku. Diba? Yung sinusundan niyang letter, yun ay nadodoble. Kaya, ito yung I. Kaya nagiging isuku. Kasi ichisuku, nagiging isuku. Ganyan po yung nangyayari. Okay, pagka merong chi dun sa dulo. Ichi. O, may chi. Suko. So, yung chi saka yung suko, nagiging chi sa itso ito. Kaya nagiging isuko. Ibig sabihin yan, one pair. Yung four pairs, yung suko,
Yung suko, okay lang. Wala nang mangyayari kasi wala namang chi. Wala namang chi doon, no? Yung chi kasi, nagiging ganito yan eh. Okay, tandaan lang po yan, ha? Tandaan lang po yan. Ganyan ang karaniwang ano. So actually, ang dapat nasulat dyan, ganito. Kasi kanji eh. Dapat ganito yung ichi. Kaya lang, beginner pa lang naman tayo, kaya ginanito lang yung pagkasulat. So yung suko, dapat yung. Ganyan yung. Dapat ganyan yung pagkasulat. Kaya lang, beginner lang tayo, kaya gano'n ang nangyari. Okay. So, mabagal. Sabayan po natin. Kutu. O isuku. To. Kutu shita. O yung suku. Kai masita. Okay. So, normal speed. Kutsu shita o isuku. To kutsu shita. Ay, sorry. Kutsu lang pala to, no? Kutsu o isuku to kutsu shita o yung suku kai masita. Yan lang po. Okay. Sambang me. Kanji of hand. Ito yung kanji ng kamay, kanji ng paa, kamay at paa. So, yan ang kanji ng kamay at paa. Ganyan lang. Pag nagsulat ka ng kamay at paa, mahaba pa yun. Hands and feet. Okay? Hands and legs. Hands and legs. Legs to leg. Hands and legs. So, ang basa po dyan, reading, where on the part of reading, ti-ashi. Ti-ashi. So, ito ay noun. Noun. Ti-ashi. So, hands and legs. Okay? Yung bang me? Ame. No, hi. Ame meaning rain. Ame no, hi. So, rainy day. Rainy day. Okay, rainy day. Ame no, hi. Okay? Umuulan no, araw. Okay? No. Yan po ang gamit ng no. Tulad nito, no. Yama no uwi. Sa parte ng mountain, sa taas. Okay? So, palagi po sa Japanese, ha, malaki, papunta sa maliit. Yung uwi is mas maliit kaysa sa yama kasi itong itaas na parte ay kaperanggot na parte lang yan ng mountain. Itaas nga lang eh. Meron pang ibaba, tagiliran, maraming parte ang yama. So, mas malaki ito. So, paliit. Okay, ganyan po yan. Maliit, malaki, pupunta sa maliit na party. Yan po ang gamit ng no. Ito rin, no. Ang no kasi parang possessive. Aminohe, rainy day. So, ito yung nagpapakita kung ano yung araw, no? Rainy day. Parang nagiging adjective siya. Pero actually, in this form, yan po ay noun. Mishi po yan. Noun. Kasi mayroong nakalagay na no. Ang ano po nito, form is noun, no, noun. Noun, no, noun. Yan po yan. Ito yung particle natin, no. Okay? Go bang me? So, kung meron po kayong tanong, paki-ano lang, paki-chat lang yung questions. So, go bang me? Ito yung ating yan ay nagpapakita ng ating shell. Ito yung gara, yung pinaka palibot ng ano. Shellfish. Ito kasi shellfish. Ito yung pinaka-shell niya. Yung covering niya. Okay? So, ito, shellfish, kai. Kai gara. Kai gara. So, shell cover. Yung ano niya. Mismong pinaka-shell niya. Okay? Okay? So, noun din po yan. Noun.
Okay, so next set. Yesterday, meron na rin tayong nabanggit na mga noun, mga pangalan. Tulad na ano yung nabanggit natin na pangalan, yung Ishikawa. Ishikawa, pangalan yan. So, lalagyan mo ng sang. So, noun yan. Pero ito, hindi pa natin nabanggit. Yesterday, so, ito. Ito, yama. Ito, yama-san. So, ito, yama-san. So, ito yung thread, mountain. Okay? Thread in the mountain, san. Okay, ito naman, stone in the river. Okay? So, yan yung mga meaning ng kanilang mga surname. So tulad ng bamboo shoot yung kinakain, ginugulay, bamboo shoot. So pwede nating sulat yon take no ko. So bata na bamboo. So yan yung kinakain, yung bamboo shoot. Okay, so yan po yung mga style ng paggamit ng no. Okay. Ano pa? Marami na tayong natutunan. Halimbawa, rice. Ayan, kome. Kome. Parang three yan, tapos merong ano sa... So, kumapansin nyo, di ba? Ganyan, three. Lalagyan lang ng ganon. Ano? Okay, kome. Okay, kome. So, number 10. Jubang. Jubang me. Me uwe, yan po yung ating superior, me uwe no sto, yan. Yan yung superior natin, yung supervisor natin, to ay end, ibig sabihin yan end na particle, to, me shita, so ito naman yung ating inferior, yung mga under natin, underlings. Superior and underlings. Mishita no hito. Mishita no hito. Miowe no hito. Okay? So superior and underlings. Okay? So noun din po yan. So, mga sample natin. Ito. 1, 2, 3, 4. So, hindi pa natin ito na, no? Parang baliktad na 3, no? Ang isabihin po niyan, fu, ang basa dito is fu, reading natin fu. Yan po yung reading niya, fu. Fu suku, eh, fu suku, sabihin, kulang. Mayroong shortage, yan po ang ibig sabihin niyan. Ito kasing ashi, yan ay leg, o kaya pair at yung ibig sabihin ng ligand pair mayroon pang additional na ibig sabihin siya na suffice, tama, suffice, nagsusuffice, di tama, di ba? Sapat, mayroon din siya meaning na sapat, legs, pair, saka ano yung leg, paa, ano pa, leg, then pair, pares, paa, pares, at saka sapat. Yan po ang ibig sabihin ng suko. So, sapat na tulad na, sapat na provision sa pagkain, halimbawa, sapat na budget, sapat yan, sapat.
Pagka sapat ang basa po natin dyan, tariro. Pero pagka onyumi, suko pa din. So ang onyumi, suko pa din. Pero kung kunyumi, tariro. Pagka leg, ashi. Okay, babasahin mo ashi kung leg. Kung tariro o taso, yung taso naman, plus i-add mo. Dadagdag. So yung addition, yung plus sa mathematics, yung taso. Plus, taso. Okay. Pagka sabihin ito, puso ko, bagong kanji lang ito sa atin, so hindi pa natin napapag-aralan later on. Pu. Ibig sabihin, hindi. So ito yung nan. Sa English na nan, yung kinakabit natin na nan, yan yung sulat nila ng nan. Pag nagsulat sila ng nan, gano'n, nan, ibig sabihin, negative yan. So, kung ano yung susunod, ini-negative na yun. Okay? So, yan po ang ano. So, marami itong gamit. Pwede itong ikabit sa maraming word. Kasi, nan. So, pagka kinabit mo sa maraming word, magiging combination, dadami na naman yung inyong vocabulary. So, yan po ang nakakapagparami talaga ng vocabulary. Kaya, masyadong mabilis ang pagdami ng vocabulary nyo. Isang kanji lang, o, halimbawa, dati na kayo may alam na 400 na vocabulary, ay mayroong ganito. O baka, pagka dinugsungan mo ng ganito yung mga noun doon sa dati mo alam, magiging ano ka na, 500 vocabulary. Ganun po kabilis. Dahil lang sa isang nadagdag na kanji. Kaya napakaganda yung mga ganitong kanji. At marami siyang magagamitan. Tulad niya, nan ang ibig sabihin niya, puso ko. Ibig sabihin, kulang. May pagkukulang, puso ko. Okay? Okay. So, meron din tayong dating gamitin. Dati, ngayon, hindi naman gamitin ngayon. Kasi, wala nang halos. Wala na akong halos, ano. May gumagamit pa rin, pero wala na halos sa nagpapadala ng mail sa post office. So, ito po ay kete. Kete, ito yung te, kamay. Kete. So, ito ay, ang ibig sabihin nito, stamp. Stamp po ang ibig sabihin niyan, yung pandikit dun sa letter para yan yung charge, yung bayad sa pagpapadala ng package o ng sulat. Kete, yung stamp. Okay? So, ito ay kiro. Kiro, ito yung te, kamay. Kiro, so hindi pa natin napag-aralan. Hindi pa natin napag-aralan yan. Next, pag-aralan po natin yan. So ano pa? Marami po, i-combine-combine nyo lang yung mga dati natin napag-aralan. Tulad ng ame. Ame, mezu. Yan, ame, mezu. Ibig sabihin, rainwater. Ame mezu, rainwater. Okay? So kung may rainwater, ganyan lang kabilis isulat ang rainwater, ame mezu. Rain, water. Iko-combine-combine nyo lang po. Halimbawa, yung drizzle lang, hindi naman talaga rain na normal. Patak-patak lang. So, tagiti. Ang tawag sa Tagalog, sa atin sa Pilipino, tagiti. Patak-patak lang na ulan. So, maliit po. Maliit na rain. So, ayan o. Maliit na rain. Ang basa po dyan, kosame. Ame. Ito yung kos. Kosame. Kosame. So, maliit na rain. O, gusto mo, malaking rain. Ano mo lang, yung kanji natin, inagay mo lang, ano yung malaki, ganyan. Maliit, malaki. So, malaking rain, do heavy rain. Heavy rain, oh. Ano yan? Uame. Uame, so, uy. Uame. So, kasi ito, uki. Uki ito, di ba? Uki. Uame. So, yung ano niya, base niya. Is
Kunyomi, kunyomi, kunyomi ya. Amimizu, kuame, kusame, kusame, uame, uame, kusame. Kalilimutan na nagbago yung ano dito, naging same. Kite, okay. So, pa, yung mga ating review. Halimbawa, ito. Jozu, jozu. Sabihin, jozu. Ito naman ay adjective. Adjective naman ito, jozu. Pero yung sabihin, nakakadagdag sa ating vocabulary, ito naman, heta, jozu, jozu, heta. So, skillful, unskillful. So, yan. Jozu. Pwede yung ganyan, fujozu. Fujozu. Ganyan, ha? So, yan po ang mga karamihan mga combination. So, yung kunti natin kanina nalalaman na 100, pagka pinag-combine-combine natin, ay napakarami na po niyan. Napakarami na niyan. Kaya sobrang dami na niyo makukuha ang vocabulary. So, kaya lang, gawin niyo. Paki-review niyo lang sa bahay, sulat-sulat niyo, then tingnan niyo kung may ganon. Okay. I-try niyo siya. Okay. So, tapos naman tayo sa pag-review ng mga Japanese names. So, isa sa mga mahirap nating na ay sulat na pangalan. Sa pangalan lang ito ginagamit, kaya pwede nyo tandaan itong sa pangalan lang kasi siya sinusulat eh. Hindi ito halos sinusulat sa ibang kanji. So, itong to na napag-aralan natin ng punso, ganyan, no? So, sa to, meron tayo na pag-aralan na kato, saka ito. So, lahat dyan sa pangalan ginagamit. To. So, tandaan nyo po yung kanji na yan. To. Sa. To. Okay. Sa to. So, yan po yung na-review natin kahapon. So, yung mga other kanji review. Related to noun. Marami pa tayong na-review related to noun. To. Isulat ko yung mga kanji natin. So, yan. Ano yung mga yan? Yung mga noun, mga noun natin. So, ano pa? Meron tayong ganyan. Meron tayong ganito. So, meron tayong cha. So, yung cha natin, cha. Makakita kayo niyan, cha po ang ibig sabihin niyan. At meron tayong letter. Yung letter. G. At meron tayong sentence. Okay, so, kaya noun po yung mga yan. So, meron tayong napakaraming noun na ano. So, tulad yan, hanabi. Hanabi. Meron tayong hanabi. Sabi natin, napaka-popular sa Japan.
pagkahana. Okay. Then, sinamahan natin ng ganito. Hanabi. Fireworks display. Yan yung fireworks display natin. Pinapanood natin ng mga magagandang mga design-design. No? Hanabi. Hanabi. Kasi ito, hi. May ting-ting, kaya bi. Hanabi. Okay? Ganyan. So, halimbawa, gawin naman natin, Japanese tea, 20. Duksan mo lang yung Japanese. Nippon cha. Nippon cha. Okay. Yan. Nippon. Japanese tea yan. Nippon cha. Nippon cha. O Nihon cha. Yan yan. Nippon cha o Nihon cha. Meron din tayong kucha. Kucha. Yan. Yan yung mga word natin, mga vocabulary. Okay. Kaya sabi natin, grabe yung paggalang sa cha. Kaya nilalagyan ng o sa dulo, sa unahan. O nilalagyan natin ng kucha. Ito yung honorific paggalang. Okay. So, yung Nico natin, meat. So, ito, pwede lagyan mo ng meat. Ito. Ito yung tori. Ito yung uma. So, ito yung ushi. So, meron tayong ano. Bird, horse, cow. So, Nico, ilagay mo lang doon. Halimbawa, 23. Sulat mo yung tori. Yan. Tori Nico. So, tori Nico. So, yung meat ng bird. Okay? So, tulad naman ito. Ba. So, okay. 24. So, sulat mo lang din yan. Okay. Meat ng horse. Horse meat. So, yan yung ano niyan. Horse meat. Kung kumakain kayo niyan. So, meron din naman tong ito. Horse meat. Umaniko. Uma. So, kaya ba? Umaniko, ba? Okay. So, nag-view. So, pwede rin ito. Beef. Yan naman yung beef. Ito rin yung uma. Ito, 26. Okay. Yan yung carriage na horse, basha. Okay? Basha. Yung basha carriage, yung karitela. So, sabi nga natin, pwede rin horsepower. 27. So, let me yung horse. Then, power. Yan. Bariki. Basha, bariki. So, combine-combine lang po natin, no? Pwede rin Rikigaku. Yan yung mga ano po natin, ha? 28. Meron tayong Rikigaku. Rikigaku. Dynamics. Pwede rin namang hydraulics. Yan. Soy Rikigaku. Soy Rikigaku. So, makarami pong combination ng ating magagawa sa ating pag-aralan na kanji. Ano pa? So, patuloy po natin yung mga nouns natin.
Jason Bobulare. Okay, increase pa tayo ng vocabulary. So, meron na po tayong 30. Meron na tayo ng ganitong verb. Pag-aralan na natin to. Anong klaseng verb to? Yumo o yung yumo. Read. Diba? Read. Ito yung verb na read. Yumo. Yumo. Yumimasu, yumimasta. So, yan yung ano natin, ha? Yumo, yumimasu, yumimasta. So, type 1 verb. Yumo, yumimasu, yumimasta. So, yumimasu. So, pagka sinabing yumi, yumi, tapos nilagyan natin ang mono, yumi, yumi, mono, mono, things. So, ito ay reading stuff. So, yun yung mga babasahin. Yumi muno. Okay? Yumi muno. So, ano pala to? Mi. Yumi. May ganun ang mi. Yumi. Yumi muno. Okay? So, pagka sinabing ganito, ito, alam na rin natin itong verb na to. Pero ito, noun po ito. Noun ito. Reading materials. Reading materials, noun. Ito yung verb. Yumi, muno. So, ang muno, napakagandang kanji po ng muno kasi marami kayong may dadagdag, may kakabit sa muno. Tulad yan, yumi, muno. O kaya ito, kay muno. Kay muno. Kay muno. Yumi, muno. Kay muno. So, maraming muno. Ano naman to? Bilihin, mga bilihin, ito mga reading materials, mga babasahin, ito mga bilihin sa shopping center. Okay, ito yung noun, noun. Mahalaga po yan kasi meron po tayong verb uli, may verb tayo na suru, diba? May suru. Yung noun po, pwede natin gawing verb by suffixing, lalagay po natin suffix. Ikakabit natin sa dulo yung word na suru. Tulad nito, yumi muno suru. Kay muno suru. Magiging verb na uli. O, ito verb, naging noun, magiging verb uli kung dadagdagan natin ang suru. So, ganun po ang Japanese. Napakadami natin magiging vocabulary kagad-agad. Okay? Yung halos lahat. O, tulad na, numimuno. O, drinking things. Ang numimuno ay lahat ng inumin, mga inumin, numimuno. So, ano po yung pagsulat niyan? No? Tulad nito, tabi muno. Okay, tabi muno. O, tabi muno. Yan ay yung mga bili na kinakain. Mga eating ano foods, mga foods yan, foods, foods, tabi muno, tapos numi muno. Oh, ang numi muno naman, ganito naman yung sulat niya ng numi muno. Oh, numi muno. So napakaganda po ng muno kasi marami kang makikakabit sa kanya. Yan, yumi muno, kay muno, tabi muno, numi muno, ano pa yung mga ano yan. At yung mga yan, hindi lang yan, na mapapansin nyo, meron siyang ano, meron siyang hiragana. Pwedeng tanggalin po yan. Pwede pong tanggalin yan. Hiragana na yan. Halimbawa, ito hindi pa tinatanggal sa ngayon, pero itong mga iba, tulad nito kay muno, tabi muno, numi muno, tulad nito kay muno, ganyan. Wala na pong excuse me. Wala na pong hiragana. Kay muno, yan na, diretso na. Kay muno yung base dyan. Tulad ng kuruma,
Maganda yung mono tulad ng Roma, halimbawa bago, new, so atrasi Roma. New car, singsha. Pagka gusto mo naman, ang singsha po ay noun po yan. 36 puroy, lumang car. So, kusya. Singsha, kusya. Bago, luma. So, kinukumbine-kumbine lang po natin yung mga napag-aralan natin kanji. Dadami po yung ating vocabulary. So, yan po ay ibig sabihin niyan. Pa. Marami po po tayo may pag-aralan na mga ano dyan. Halimbawa, small bird. 37. Small bird. Small. Ganon. Then, verb. Bird. Kuturi. Small bird. Sisiw. Sisiw pa lang yan. Sisiw. Yan po yung ano yan. Sabihin. Sisiw. Tulad na 38. Literature. Study of what? Sentences. Literature. Bunggaku. Bunggaku po tawag dyan. Bunggaku. Gusto mo biology? Biology, paano isulat ang biology sa Japanese? Living things, no? Say living things 'yan, living. Ito yung living. Living things. Gaku, lalagyan mo lang ng gaku. 'Yan, seibutsu gaku. Biology po 'yan. Pag-aaral ng biology. Study of living things. Seibutsu gaku. Okay? Biology. Gusto mo? Goldfish. Goldfish. Ano surat ang gold? So gold, yun on. Ganyan ang gold. Then fish. Kingyo. Kingyo. Kingyo, yan po yung goldfish. Kingyo, goldfish. Ano pa? Pig ay buta sa Japanese. Kaya pag sinabi botaniko, pork po yan, pork, di ba? Botaniko. Bu. Fu, ting-ting, maging bu. Buta, then niko. Niko. Later on, pag-aralan natin yung ano yan. May kanji din po yan. Botaniko. Yan po ay pork. Okay. Featuring fish meat. So, sa mga ibang culture kasi, hindi ganong kumakain ng fish meat. Fish lang. Pero sa Japan, pinoproseso po yung fish, tapos gagawin parang meat. Fish meat. Normal po yan sa Korea, sa Japan, sa China. Nakakabili kayo ng fish meat sa grocery. So, fish. So, galagay nyo lang yung word na fish. Surat natin. Ganito lang naman yung fish, di ba? Fish. Fish meat.
kismet po ang tawag dyan. Hindi po yung pangkaraniwan sa ano. So, fish yan, no? King Gyoniko. Iba yung Gyoniko. Iba po yung Gyoniko sa Gyoniko. Ito yung Gyoniko. Gyo. So, ulitin ko lang. Ito po yung cow. May pasobra doon. Kung walang pasobra doon, magiging noon. Ha? Gyo. Yan po yung Gyoniko. 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 Gyo. Gyo. Gyoniko. 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 So, magkaiba po yung Gyoniko sa Gyoniko. Pagka namali ka ng pronunciation, iba yung may bibigay sa'yo. Kung order ka, Gyoniko kudasai. Punta ka sa bilihan. Gyoniko kudasai. So, yung pala gusto mo, fish meat. May bibigay sa'yo, beef. Hindi mo yan makikita kasi nakaproseso po yan. Processed food po yan. So, minsan giniling yan o kaya ganon. Hindi mo malalaman ngayon. So, Gyoniko, Gyoniko. O yan. Pa. Pwede rin Nikotai. So, body. Yung hindi kasama yung ating spirit. So, body lang. So, body, Niko, Nikotai. So, Niko, tapos Tai. Ayan, Nikotai. Nikotai, body pa ang sabihin niya. Number, marami pa. Honmono. So, honmono. 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 Real thing. The real thing. The real thing. Hindi po yan books, ha? Hindi po yan books. Honmono. The real thing. Honmono. Ibig sabihin, hindi yan fake. Humuno yan. Humuno yan. Genuine yan. Yan po ang sabihin ng humuno. Genuine. Okay? Kasi, yung baka sabihin nyo books. Ang books po yung mimuno. Yung pinag-aralan natin kanina. Yung mimuno. Yung babasahin. Yung po ang book. Yung mimuno. Baka makamali kayo. Ibig sabihin, ha? Ano pa? Kanji, hindi pa natin napag-aralan yung kan, pero yan po ay paulit-ulit naman natin nagagamit. Kan. So, pagsulat po ng kan is 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan lang po yan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13. So, ang G po ay alam na natin yan. G, kanji. Ulit-ulitin natin yung kanji. Ayan, ha? So, yung halimbawa, maliit na kabayo, pony. Hindi talaga siya family of horse pero ibang variety siya. So, kooma. Ganun po kaganda ang Japanese. Yan, kooma. Pony. Pony po yan sa English. So, yan ang ating ano. So, ulit-ulit natin itong kanji. Kanji. 1, 2, 3. Lakihan natin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meron po tayong 13. So, meron ano yan dyan na. Ah.
14, bali 14 po siya. Ulitin na natin bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan. Can. Can. G. So, sa Korean, ang base nila Hangul. Sa Chinese, ang base nila Hanzi. Kasi Han Dynasty, sa Han Dynasty. Kanji. Kanji. Yan po yung ano ng kanji. Okay. Litin pa natin ang paulit-ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanji po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanji. Yan po ang sulat ng kanji. Okay, so pag-aralan po natin mga bago na hindi pa natin formal na pag-aralan sa kanji, pero sulat po natin yung mga ibang noun. Pagpatuloy po natin yung noun. Pag-aralan natin sa noun. Halimbawa, pa, meron na tayong cow, yung baka, ibon, isda, at yan na tayong horse, Hitsuji. So, Hitsuji. Ito po yung Hitsuji. So, sulat po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitsuji. Yan po ay Hitsuji. Ano po ang ibig sabihin ng ano yan? So, sa halimbawa sa soup. Ito. Gamitin ito natin, ha? Ito po ay monkey. Saro. So, ito ay Hitsuji. Ito naman saro. So, sulat po natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan, saro po yan. Saro. Monkey po yan. Okay? Saro. Cat. Cat naman. Okay. Cat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yan po ay Neko. Cat. Ano pa? Ino. Ayan. Yung dog. 1, 2, 3, 4. Ganyan lang po yung dog. Ino. Ino. So, sulat natin. Hitsuji. Saru. Neko. Ino. Yan
Yan po yung dog, ha? Chinook dog. Ano pa? Buta. Yung ano po yung buta is pig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan po ang buta. So, buta. So, yan po ay buta. So, yan ang sulat ng ating na pa. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yan ay 2, 2, 2, 2. Okay, ito yun. And meron pa tayo. Boar. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Boar naman yan. Inosisi. Inosisi. So, ino si ino si boar. Okay. So, ang turi po, ang turi ay feeding bird o chicken. Yan yung usual ano dyan. Okay. So, ang hitsugi po, yan yung sheep, parang ano, sheep, tupa, sheep, parang ano yan. So, meron tayong so, yung zoo po, itong zoo, itong elephant, elephant, elephant po to, elephant zoo. Zoo, elephant yan. Buta, yan yung pig, saro, monkey, neko. So, yan po yung lahat. So, meron na tayong maraming ano, no? So, yung dati natin na pag-aralan. Sakana, fish, puma, so, see. Ito additional mga pakikita natin sa zoo, di ba? Siyempre, sa bahay, nakikita naman natin neko, saro. Okay? So, medyo kakalito-lito na yung mga kanji natin, ha? Buta, pig. Okay. Koko. So ito, ito po ah. So pagka elementary school, elementary is Shogakko. Yeah.
Shoga ko. So, elementary school. Pagka high school, koko. High school naman, koko, hi. Anong kanji ng hi? Ko. So, koko. Koko. Shogakko. Shogakko, elementary. Koko, high school. Pagka university naman, dai gako. Dai gako. Dalawa klase pa university. Ito yung university. Ito naman yung college. Dai gako. College. So, wala pong ganyang kaparehong sistema ang ano, Pilipinas. Sa Pilipinas, university, college. Ganun yung style. Pero actually, sa ibang bansa, tinatawag nila yan na community college. Ganun. Sa US, community college ang tawag. Pang, ang scope niya, ano lang, certain, in a certain area lang. In a certain community lang ang scope. Di katulad ng Daigaku, ang scope niya ay national or international pa in nature pagka Daigaku. Pero kung Daigaku, medyo localized. Hindi naman po yung sabihing maliit o malaki. Yan lang po yung kanilang goal. Ang goal nila ay for the ano, upliftment of the community. Yung mga ino-offer nilang mga courses eh magagamit doon sa community na yon. Kumbaga specialization, mga specialty. Halimbawa dito sa halimbawa sa Baguio may mga mina. Ayan mga karamihan course mga tungkol sa mina ng mga precious stones. Ganun po yung i-offer. So halimbawa dito sa Taguig, andito yung pinaka main campo ng training camp ng Philippine National Police. So ang mga i-offer dito dapat ay mga criminology. Yan dapat ang i-offer. Pero ngayon, isang school ang nag-offer ng criminology dito sa Taguig. Dapat marami. Kasi yan ang pinaka main dito sa Taguig. Andito yung pinaka main camp ng training ng PNP. Pwede dapat, yan ang specialty. Yun po ang ibig sabihin ng specialty. So, itong national na university ay medyo or national issues. Maski wala kang criminology dun sa area mo, pero nag-offer ka ng criminology subject for other purposes. Yun po yun. Pero ito naman, kung ano lang yung meron dun sa lugar na rin, yun ay offer niya. Magagamit doon sa community. Kaya yun po ang idea ng pagiging iba. Sa Pilipinas, wala pong ganyan. Maski nasabihin ito college, ito university. Maski saan-saan taga-lugar, pumupunta, taga-aral ng ganun. Hindi na tapos pagka-graduate, hindi naman doon sa area na yun nagtatrabaho. So wala tayong concept. Wala tayong concept bilang Pilipino ng pagkakaiba ng Daigaku saka ng Daigaku. Daigaku saka Daigaku. Kaya po yan. Okay, anyway, tuloy po natin ang ating mga noun. Okay. Halimbawa, boy. So, show. Oh,
So, boy and girl show high mountain. Okay, high mountain. Oh, lagay mo high, then mountain. Oh, high mountain. So, silang. So, ano pa yung ano natin naisip na mga vocabulary? Nouns. Okay. Bawa chip o yasoy. So ito po yung yasoy. Chip thing o yasumono. Yasumono. Yan, yasumono ibig sabihin mumurahin yung mga tinga limbawa. Ukay-ukay, yasumono yan, ukay-ukay. Yan ang Japanese ukay-ukay, yasumono. Old books naman, halimbawa, old books. Furuhon. Old books. Okay. Okay. Alam mo, ano to? Pakilalaan mo natin. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin yan, Nagay Aida. Nagay Aida. Ang sabihin po ng Nagay Aida is long time. Very long time. Nagay Aida. Yan po ang ibig sabihin niyan. Nagay Aida. Ito yung Aida. Ito yung, di ba? May pagitan. Pagitan ang ibig sabihin. Mahabang pagitan. So, Nagay Aida. Ibig sabihin, mahabang pagitan. Long time. Ano yung sabihin ito? Sing cha. So, new tea. Sing cha. Ano ba? Ito. Baka may idea kayo kung ano to. Tulad sa Pilipino, meron tayong kubun. Kubun. Ang basa po niya, kubun. Ito, furuhon. Furuhon. Ito naman, kubun. Ito yung sentence and literature, no? So, old writing system. Ancient writing system. So, tulad ng Pilipino, meron tayong ancient writing system. Hindi na natin ginagamit ngayon. Okay? So, yan ay kubun. Kubun. Long sentence. Long sentence. Chubun. Chubun. Okay, mga ganyan, no? Chonan yan. Chonan. Chonan. Oh, eldest son. Chonan. Eldest. So, ito, sorry, ito ay chubun. Ibig sabihin, yan ito pala yan. Okay. Nagay. Nagay, long sentence. Chubun. Ito naman, chonan. Chonan. So, yan ay eldest son. Pwede rin, eldest daughter. Chojo. Chojo naman, ha? Daughter. Chojo. Yan, chojo. Chonan, chojo. Eldest daughter, eldest son. Pa. So, pwede...
Ayan po yung mga noun na rin. So, meron pa tayong ano. Halimbawa, long and short. Merong mga technical school, short courses. So, Tanday po ang sabihin din nun. Meron din ganun. Merong gaku, may daigaku, gaku, at may tanday. So, ito po yon. Pagsulat nun, ganito. Tan. Yan. So, tanday. So, ulitin ko lang, ha? Masyadong malabo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then, die. Tanday. Yan po yung eskwelahan kung saan mga short courses yung iniano. Yan yung mga short courses po ang ini-offer. Okay? Ayan po yung tanday. Okay? So, trade school. Kung merong long sentence, meron ding short sentences. So, tan bun, tan bun. Tanbun, tuna chubun, chubun, chonan, chojo, tandai, tandai, tanbun, tanbun, kubun, furuhon. Okay, nagayayda, so long time. So long time no si, nagayayda. Nagayayda, nishiburin eh, long time no si. Nagayayda, okay. So, yan ang mga natin. Okay? Sentences naman. So, sentences naman gamitin natin sa ating pag-aaral ng noun. Okay, sentences. Excuse me.
Okay, tuloy natin. Jibang. Yasumi. So, yasumi. So, ibig sabihin, rest. So, rest. So, yan po, pagkaganyan, ay noun na yan. Noun. No, noun. So, yan yung format natin. Format, noun, no, noun. So, yan po yung format. So, yasumi, no, hi. So, yung hi, araw, noun din, no? So, yasumi no hi. So, rest day. Yan po ibig sabihin ng rest day. Yasumi no hi. Yasumi no hi ga sukunai. So, sukunai. So, kukunti lang. Sukunai is meaning kukunti. So, yan po yung sukunai. So, 1, 2, 3, 4. Okay. Sukunai. So, ang basa po dyan is suko, suko nai. Ito po yung kabaliktaran ng oy. Yan o, oy. Oy. Okay, magkabaliktaran siya. Ito, suko nai, oy. Marami, konti. Okay? Pwede rin, yasumi no hiwa ga, yasumi no higa, oy. Pwede rin. So, marami. So, yasumi no higa, suko na po, konti lang ang rest day. Okay? Okay. Slow, sabayan po ninyo. Yasumi no higa, suko nai. Okay. Yasumi no higa, suko nai. Okay. Nibame. Muri. Mori no naka. Mori no naka. So, noun, no, noun. So, yan na naman yung format natin, ha? Noun, no, noun. So, hindi po tayo kasi pwede maglagay ng verb, no, noun. Hindi po tayo pwede maglagay ng adjective, no, noun. So, dapat yan, noun, and noun. Ang nasa pagitan ng, ano, no. Okay? So, mori is forest. Forest. No naka, so sa gitna, middle of the forest, so more no naka wa kurai des, kurai meaning dark, dark, so gitna ng forest ay madilim, so kurai des. The middle of the forest is dark, so is dark. Okay, slow. Sabayan po natin. Mori no naka wa kurai desu. Okay, so normal speed. Mori no naka wa kurai desu. Okay. Sambang me. Ano sto wa. So, ano sto. So, ano meaning that person. So, ano, meron po tayong tinatawag na that, there, this. So, yan. So, pagka malapit sa nag-uusap, kuno. Malapit sa nagsasalita, kuno. Malapit sa kausap, suno. Malayo sa kanilang nag-uusap, ano? Malayo sa nag-uusap. Ano? So, so, that person, malayo sa atin dalawa, nag-uusap tayo. That person, malayo. So, kung malapit sa akin, kuno.
this whiteboard. Kuno whiteboard. Ayan. Kuno whiteboard. Okay? Malapit sa akin. Malayo, malayo sa akin, malapit sa iyo, sa kausap ko. Suno. Suno t-shirt. So. That t-shirt. Okay? That t-shirt na malapit sa iyo. Okay? So, malayo sa ating dalawa. Ano t-shirt? So. Ayan. That t-shirt. Okay? Ano stuwa? Ano stuwa? Kuno. Tan. So, mijika ya. Tan dai no gakucho des. So, ano yung sabihin? That person wa kuno tandai. This, malapit sa akin. Tinuturo ko yung tandai. Ano yung tandai? Yung trade school. Yung short courses sa school. Ha? Tandai. Pagka sinabi tandai, short courses school, trade school, parang para pong sa Pilipinas, parang yung mga sa TESDA, mga TESDA courses, mga trade school, hindi po yan mga four-year course. Mga less than 4 years. Yung mga three-year course, two-year course, one-year course, 6 months, 1 month, 2 months, mga ganyan po yung courses dyan. Tandai po, tawag dyan. Tandai. No, gakucho des. Gakucho meaning gako no cho. Sabihin, principal. Yan yung principal ng school. Gakucho. Gakucho des. So that person is the trade school's principal. Yan po yung gusto niyang sabihin. Okay, next. Suno. Okay, suno. Ibig sabihin, malapit sa kausap ko. Suno. Suno, shonen. Shonen, ito po yung kid. Child. Okay? So, kunti yung edad. So, kunting edad. So, ibig sabihin, kids. So, mga teenager, ganun, shonen. Teenager. Suno shonen wa te to ashiga nagai. So, ibig sabihin, yung kamay and paa ay mahaba, nagai. Okay? That teenager, hands and feet, or legs. Hands and legs are long. That teenager has long hands and legs. So, pwede naman ti ashi. Te to ashi. Pwede naman ti ashi. Pwede naman. So, ang ibig sabihin ng to, n. So, suno shonen wa? Okay. Mabagal. Suno shonen wa te to ashiga nagai. Okay, nagai. So normal speed. Suno shonen wa te to ashiga nagai. Okay, next. Mizu wa takai tokoro kara hikoi tokoro e nagariru. Okay, so ano yung sabihin niyan? Mizu, water. Water, nagariro, flow. Water, flow. Nagariro, can flow. Ano yung sabihin eh? Ang nagaso, flow. Nagariro, can flow. So, nagariro, water can flow. Present tense, can. Hindi could. So, mizu, water can flow. Kara. Ano yung kara? Is, kara. From. Water can flow from high place. Ang ibig sabihin ng tukuro, ang ibig sabihin ng tukuro is place. Takay tukuro, high place. Hikoy tukuro, low places. So, noun, noun. So, noun ito lahat. Ha? Noun, noun. Tukuro is noun. So, tukuro, tukuro. So, water can flow from high places to low places. Okay? So, yan po ang sabihin niyan. Mizuga, mizuwa, takay tukuro gara, hikoy tukuro e. E, ibig sabihin, papunta. E.
Nagariro, te. So, yan po yung ating mga nouns, okay? Next. Ruko bang? Okay. Yan po ang lahat ng type ng school sa Japan. So, meron po tayong elementary school. Ah, yung high school po ay dalawa. Merong junior high school at senior high school. So, elementary, junior high school, senior high school, university, college, and trade school. Yan po yan. So, itong tatlong to ay after makatapos ka ng high school. At least minimum junior high school. So, pagka nakatapos ka nito, senior high, pwede kang mag daigaku or daigaku. Pagka nakatapos ka nito, pwede kang mag tanday. Okay? So, paano ko sa yan? Reading. Shogakko, Chugakko, Kogko. So, Shogakko, Chugakko, Koko. So, ito yun. Ko. So, take note. Hindi pa po natin napag-aralan yung kanji na yan, pero ang ibig po sabihin niya ay school. Kaya high school, actually ito ay senior high. Ito yung actually, sa kanila, ang tawag yun sa kanila, elementary, middle school, and high school. Dito lang sa Pilipinas, tinatawag natin senior high, junior high. Pero sa kanila, middle school. Sa US, actually, middle school din ang tawag. Middle school, elementary, middle school, and high school. So ito po yung kanji niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Yan po yung ko. School. Ito po, school. Yan o, school. So, shogakko. Gakko. Chugakko. So, ang basa na po dyan, pagka dinugsungan natin ang gakko, ito, gakko. Pero pagka may nakalagay na siya na ganito, ang basa na dyan, gakko. Ito yung ko. Ko. Oh, ito yung
Gaku. Ito, gak, yung gak, you know, gak, ko. So, ganyan na po ang basa dyan, gakko, hindi gaku. Gaku, ko, gaku, gakko. Okay. Iba na po yung daigaku. Ano po yan, ha? Okay. So, yan po yung okay. So, ba, i-guess po natin kung ano ibig sabihin nito. Ano po yung sabihin niyan? Okay, so meron na kayong ano? Guess. Okay, reading. Oh, so siyempre hiragana. So ito yung ating particle. Okane. So okane, ang okane is money. Kane. Okay? Kane. Okane, money. Okane ga. So pagka gold po, ito lang yung kin. Kung gusto mo gold, kin yan, kin. Kin. Gold dyan, kin. Pero kung pera ang gusto mo, okane. Okane ga. So koshi aro. So I have little money. So kukunti lang ang pera ko. I have little money. Kukunti lang ang pera ko. Okane ga. Sukoshi aro. Sukoshi. Yan o, sukoshi. Gusto mong maraming pera, okane ga, uy, aro. So, palitan ito ng plenty. So, ano yung plenty? Uy. So, halimbawa, plenty. So, yan yung ano. Uko. Uko aro. Sabi, maraming pera. So, okay. So, kunting review na lang ng noun. Yan po yung mga pasikot-sikot ng noun. At kunting review pa. At so, ang sinasabi ko po kanina, litin ko lang, baka ay itry nyo po yung mga noun, yung mga kanji na i-combine-combine din. Tingnan nyo, pwede nyo itanong sa akin kung merong ganun o wala. May ganong salita, wala. And then, pamparami po ng ano yun, pamparami ng vocabulary. So, ginagawa natin, noun, paano siya gamitin sa sentence, so ganun. Noun, no, noun. Then, tandaan, tingnan yung mga part ng sentence. Tindahan yung mga part ng sentence kung saan mayroong particle, noun po ang ilalagay doon, maliban sa huli. Kasi sa hulihan, karaniwan na po dyan is verb. Verb po nakalagay sa hulihan. Either linking verb o yung major verb o yung action verb. Ganun po yun.
So, ganun po ang karaniwang gamit ng noun sa sentence. Karamihan sa sentence ay noun. Halos yung verb pa isa-isa lang o dalawa, ganun. Then, pwede rin po, kung maraming noun, pwede rin marami ang adjective. Kasi ang adjective po, yan yung pang-modify ng noun. Then, adverb, pwede rin, marami. So, kaya yan po ang mabubo. Pero ang pinaka-istruktura ng sentence ay noun, no noun, wa. Then, yung ating verb. So, yan po ang pinaka-structure ng sentence. Ito po yung sinasabi natin kanina. Noun, no, noun, wa, then, verb. Yan po ang pinaka-grammar. Yan po ang pinaka-grammar. Ngayon, dadagdagan natin ng adjective. Oh, mangyayari dyan, adjective, then noun, yung adjective, idudugsong mula sa noun, adjective noun, no, adjective again, another adjective, noun again, then wa, then verb. Verb. So, papalawigin na natin. O kung may mayroon pa tayong adverb, dadagdagan ulit natin ng adverb, then adjective, noun, no, adverb na naman, adjective na naman, then noun, wa, tapos verb na naman. So, ganyan lang po yung nangyari. So, kung napaka-complicated ng sentence, lahat pupunta ron sa adverb, adjective, noun. Pero ang pinaka-basic po yan, noun talaga. Noun andyan, noun. Okay? So, yan ang pinaka-format o structure ng ating Japanese sentence. Okay? So, ngayon naman, dadako tayo sa i-connect na po natin bago natin i-connect yung mga noun sa adjective sa adverb, magsulat tayo ng mga kanji na napag-aralan natin. So ito, sulat lang natin, then bibigyan ko kayo ng time mag-isip, then iyaano po natin, i-arrange, i-classify natin into ano yung napag-aralan natin? Adjective, verb, saka noun. Classify natin sa tatlo. So, ito po yung mga napag-aralan natin na mga kanji. Okay. So, yan po yung mga ating napag-aralan. Ano pa?
Okay, so meron po tayong lista. Lista ng mga kanji. Meron po tayong lista ng kanji at okay. So, iyan po natin. So, sabihin natin, ito ba ang mga kanji na ito ay may? May si ba ito? KUC ba to? KUC ba to? O DOC ba to? DOC. Okay. So, noun, adjective, verb. Meishi, kiyoshi, doshi. So, ito mga to. Okay? So, alamin po natin. Isa-isay natin. Kung, ano yan, review natin. So, siguro, anong gawin natin? Lagyan natin ng triangle, ang meishi. Ang kiyoshi naman, maru. Ang ano naman, rectangle. So, lagyan po natin. Okay? So, natin. Okay. So, first, kanji, hana. Hana is, meishi ba yan? Kiyoshi ba yan? Doshi ba yan? Di naman po yan verb. Di naman po yan adjective. So, yan po ay noun. So, ito is noun. Okay? Hana. Bulaklak. Hana. So, ito, nagay. Yan po ay adjective, nagay. Okay? Halimbawa, nagay. Muno. Ayan. Nagay muno. So, yan po ay. Then, next. Cow. So, cow is verb. So, yan po ay verb na buy. So, bumili. Okay, bibili. Okay. Bibili. So, bili. Buy. So, ano to? Die or okay. Okay meaning, yan po ay adjective. Okay. Then next, cha. So, cha, yan po ay noun. Noun po yan. Cha. Okay. Then next, puroy. So, luma, ibig sabihin, adjective. And then, akaroy. Bright. So, bright po ay adjective. So, adjective. Akaroy. Okay. Then next, yumo. Okay, ito ay bright, ito ay yumo. Yumo is read, no? Bumasa. So, yan ay verb. Yan po ay verb. Then, watashi. So, watashi is noun. Okay. Yasumo. Magpapahinga. So, yan ay verb. Pero pwede rin po natin gawing ano yan, noun. Gawin natin, yasumi. Yasumi is noun. Yasumo is verb. Okay? So, ito ay verb. Verb.
Ame. So, rain. Ano po ang rain? Yan po ay noun. Kaku. So, verb. So, verb. Okay. Iko. So, ang kaku is right. Ang iko is go. So, ito ay verb. Then, next, takay. So, takay is adjective. Then, hi. Araw. Araw is yan ay ating noun. Then, sakana. Fish. Yan ay noun. Then, yasoy. Yan ay adjective. Adjective po yan. Yasoy. You know? Then, yama. Mountain. Yan ay noun. So, ano to? Kuro. Yan ay verb. To come. Diba? To come. Kuro. And numo. To drink. Yan ay verb. Hon. Book. Yan ay noun. Noun po ang book. G. Letter. Letter is noun. Noun po ang letter. So, ano to? Kuruma. Yan po ay noun. Yan yung sasakyan, car. Kiko. Ano po yung kiko? Yan po ay verb. Okay, so gawin nyo po sa lahat. Itong ganitong practice po kayo sa lahat ng kanji na napag-aralan natin. So, meron tayong 110 kanji na napag-aralan. Gawin nyo po yung noun, adjective, verb. Meshi, kiyoshi, doshi. Okay, paano po yan? May. Shi. Ito naman yung kei. Yo. Shi. Ito naman do. Shi. Yan yan. Meshi, kiyoshi, doshi. Okay? So, ilan yung nangyari? Ilan yung Macy natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampu ang natin, ha? Meron tayong sampu. Then, ilan yung Kiyoshi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong Ruku. And then, ilan yung verb natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8. So, pinakamarami po talaga nangyari is Macy. So, bilangin niyo po, out of 110 na napag-aralan natin, malamang pinakamarami ang Macy. At yung Macy, maganda, ipapag-combine-combine nyo po yung mga combination ng kanji, makaka-produce kayo ng another noun. Okay? Combine-combine nyo lang. Okay? So, kung meron po kayong tanong, pakisulat lang po sa ating chat box. Okay. So merong pong nagbisita sa atin. DJ Hatus Radio Show. So salamat po sa pagbisita, DJ Hatus Radio Show. Okay. And kung wala, itutuloy po natin ang ating pag-aaral tomorrow. Sa ngayon, tomorrow, bali, holiday. So,
Hindi pa po natin alam. So, pakiantabayanan lang po kung meron tayong lecture. So, Friday. Okay. So, tingnan natin. Bukas na umaga, mag-a-announce po kami kung meron po tayong live para bukas. So, next meeting na lang po. Kung wala namang tanong. So, bumati lang naman po si DJ Hato Radio Show. So, konnichiwa. So, ibig sabihin, konnichiwa, good day. Okay, good afternoon. Okay, so thank you very much. Kung walang tanong, and bye-bye.